Good morning! Sobrang lamig dito sa labas. Kung nagtataka kayo kung bakit nasa labas ako, kasi nasa trabaho ako. May duty ako ng 12 hours, 7 ng gabi hanggang 7 ng umaga. Pero kung bakit nasa labas ako, kasi yung tent na yan, yan ang binabantayan ko. Buhay ng security guard dito sa England. Ang lamig dito sa labas. Survival of the fittest to. May bakod naman, kaya lang baka may homeless na makapasok at matulog dyan. Kaya yan ang binabantayan ko ng 12 hours. Sobrang lamig sa labas. Kakayanin ko kaya to hanggang umaga. Oh my goodness. Itong buhay, akala nyo madali lang mag-abroad, ya? Itong boy abroad, kailangan mong tiisin yung hirap para mabuhay, para hindi magutom, para sa pamilya. Kasi yung original na building ko doon sa kabila, sarado pa. Kaya nung tumawag ang boss ko, sabi ng boss ko, i-cover mo muna yung tent para may trabaho ka habang sarado pa yung building mo. So sabi ko naman, okay boss, at least may trabaho, kasi alam mo, importante yung trabaho. Diba? Hindi po pwedeng patamad-tamad. Hindi po pwede yung sabihin mo, malamig, ayaw ko ng duty. Yan. So yan yung trabaho ko. Inuikutan ko siya. Kada oras, inuikutan ko siya. Sinisigurado ko na walang makapasok dyan at walang matutulog dyan. Wala naman silang nanakawin, kaya lang yung mga homeless, eh baka mag-uber the bakod at matulog dyan. Pero kaya lang sobrang lamig dito. Alam mo naman yung England, sobrang lamig. Yan, sabi ng boss ko pwede akong pumasok dyan sa building na yan para magkape, para kumain, mag-toilet. Tingnan natin kung ano dito sa loob ng building. Kaya lang nakakatakot yung building, ang sobrang laki. Wala nang tao, wala pong tao ngayon dito, ako lang mag-isa. Wala na kahit ni isang tao na nag-iikot-ikot o namamasyal. Sobrang lamig po talaga. Ganyan ang buhay abroad. Kaya sa mga gusto mag-abroad, expect the worst. Ito yon. Sobrang lamig, kita nyo, 12 hours. Sa labas ka, kaya mo yan. Kaya nakadubling jacket ako. Isang makapal na jacket. At saka mayroon akong yung natawag ng flesh. Pasok ko dito kasi sa loob ng building para magpapainit-init. Okay. Binigyan din nila ako ng swipe card para makapasok ako sa building. Para magkapag, kung gusto ko magkape, tsaka kain, pasok muna ako sa loob ng building, okay? Swipe card. Open the door. Ayun. Ito. Wow! Mainit dito. Sarap umupo rito. May upuan, mga kaupo ako. Okay. Meron ding alcohol. Para malayo sa virus. Yun, pasok tayo rito. Ano ba to? Taupo! Taupo! Walang sumasagot. Hello? Wala talagang tao. Nakatakot ang building na to. Hello? Anyone here? Wala talaga. Oh, laki ng building. So dito ako sa loob. Ano kong kape? Sobrang lamig sa labas. Ito yung buhay ng security guard sa England. Akala nyo madali lang. Sana matapos na itong pandemic para yung building ko talaga mag-open na. Sarap ng kape. Ang problema nito ngayon, kasi nalimutan kong magdala ng kutsara. Hindi ko alam yung building na to kasi hindi naman to sa akin building. Hindi ako na-assign dito.
Doon ako sa kabila. Hindi ko alam yung kitchen nila rito. Tsaka yung kitchen nila rito nakalock. Ah, sobrang lamig. So yan po, ganito ang buhay ng security guard namin dito sa England. So, wala kang boss. Tatawagan ka lang ng boss mo na okay, yung assignment mo punta ka doon sa ganitong building, yung building na ganito, number ganito. Tapos every hour mag check call ka lang kung okay ka ba. So, ang gagawin ko rito, yung ginagawa ko rito, every hour, iniikutan ko yung tent. Make sure na walang lumulundag. Hindi naman sila ata makakalundag kasing sobrang taas. At nag-check all ako sa boss ko para masabi na okay ako. Pero sobrang lamig sa labas. Ganyan talaga ang trabaho ng mga OFW. So, konting sakripisyo. Woo! Kaya dubling jacket ko. Jacket. Chay! Ano, ganito ba ang buhay talaga? Buti na lang may kape ako. Kape! Isipin nyo guys, itong building na to sobrang laki. Tapos ako lang mag-isang tao. Pero okay dito kasi hindi ganong malamig. Wala, pero walang heating dito. Narinig ko yung central heating na umaandar. Okay rin. Ito yung pagkain ko. Ito. Ayun. Sweet bread. Gawa ni Hannah. At mamaya mga alas 12 ng gabi, manok na may gulay at kanin. Kaya lang, magkakamay ako kasi nakalimutan ko magdala ng kutsara. Ewan ko ba bakit hindi ko na isipan yung kutsara. Super marig! Okay guys, so yung mga sa nagtatanong sa akin paano ako nakapunta rito sa England. Ito nga, na-share ko to sa inyo noon na dahil kay Hannah, di ba? So, inasponsor ako ni Hannah. At mula noon nung dumating ako sa England, yung trabaho ko rito, security guard na. Kasi alam nyo, galing ako sa cruise ship, security guard ako sa cruise ship sa doon sa Amerika. Kaya nung pumunta ako rito, pag-apply ko ng trabaho bilang security guard, tinanggap ka agad din ako. Kasi wala nang pilian ng trabaho. Kasi pag mamimili ka ng trabaho, mahirapan ka, matatagalan kang makakahanap ng trabaho. Siyempre kailangan mo ng pera para pangbayad ng rent, bills. So, no time to choose job. Ano? Yun ang kung sa English pa. No time for love. Kaya ito, mula nung dumating ako, ito lang yung trabaho ko talaga. Security. So, unang taon ko rito na sa England, doon ako nag-secure sa, doon ako na-assign sa medical building. Hanggang nung ipinanganak si Sophia, hindi ko na nakayanan yung medical building kasi natatapos yung shift ko doon ng 9 o'clock ng umaga. Hindi ko na talaga kaya yon kasi papasok siya na. So, magbabanda ako ng bata kay Sophia noon. Sabi ko sa boss ko, ilipat niyo ako ng building na at least matatapos ng 7 o'clock ng umaga. So yun, nilipat ako sa engineering building. 9 years na ang nakalipas. Ito pa rin. So, yun lang guys, ya. Dito muna ako, magmumuni-muni ako rito. Wala naman ako magawa, nakaupo na ako rito. Nakakatakot ang building na to. Sobrang tahimik, walang katao-tao. Good day.